Doreen Cesar Reyes, nakatira po sa Tugatog, Malabon City. Ang work ko is administrative assistant po. And kaya po ako magpapasok kasi sinili na po. And plan po talaga natin yung magpapasok. Ako po si Bert. Nakatira po ako sa Pampanga. Hindi ko alam bakit po napad pa dito. So, yung trabaho ko sa SM po, internal security po ng SM. So, isa po nag-iwi po ako sa Pampanga. Kailangan ko na rin po magpasal siguro kasi ako na rin po kami baby at wala naman po nangyari pinitan bukod sa tutukan ko ako. Wala nga tuto, wala nga pilitan pero may tutukan naman. Ano? So, yun lang naman po. Ako po si Raya Indelacruz, nakatira po sa Valenzuela City. Ang trabaho ko po ay sales clerk po sa Trinoma. Magpapakasal po kami dahil bukod po sa nasa tamang edad na po kami, mahal po namin ang isa't isa. Ako po si Emmanuel Cruz, taga Malabon po, may sino Malabon, 27. Ang trabaho ko, branch manager ko. Kaya po kami magpapakasal kasi lagi po siya nagdududa sa akin. Lagi nagdududa sa akin. Kalag ayun. Ako po si Reynaldo Marilyaga. Nakatira sa Kinda Maria sa Malabon City ko. Nag-isisip po kami pakasal for the longest time po kasi OFW po kami parehas. Para po sa karapatan ng mga anak ko rin, responsibilidad ko bilang ama. Ah, may dalawa mga po. Anak na kayo? Opo. Ilan? Dalawa po, dalawang babae. Malalaki na? Malalaki na po, graduating na po, kaya it's about time po, tatagalan, pero pwede po rin po kami nagsasama. Ay, wow, ang galing. Para po mailagay sa tama, naniniwala po naman. Panahon na. Oo, oh, naman. Yun lang. Ako naman po si Jenna, ang babae na nakatira po sa Inda Maria Potrero Malabon. Isa din po ako kay Gabudo kaya po kami na magiging partner ko. We are living for 24 years already. And kaya po ako nag-decide na magpapasal talaga kasi sa edad natin, medyo ano na, matagal-tagal na. O naman, 24 years, mantakay mo nga yun. Blessings. Oh, more blessings na. Naniniwala ko na magtang tao ni blessing niya pakasal eh. Yan, graduating na anak sa college. Opo, criminology babae. Wow, ang galing. Graduating na po siya ngayon. Saka, yung pangalawa po namin is 17 years old po, senior high. Oo. So, ang ganda. Kasi 24 years, talagang hindi kayo nagkahiwala. Yan. Opo. Okay, salamat sa inyong dalawa. Good afternoon po. Ako po si Luis Zarkan. Nakatira po ako sa Potrero, Malabon. Isa po ang private employee sa isang power generation company. Hi everyone, I'm Tony Barola. Nakatira po ako sa Quezon City. And ang work ko po ay private employee sa Mintros. Oh, bakit kayo magpapakasal? Magpapakasal po kami bukod sa nagmamahalan kami. Kami po ay parehas na kayo, Katoliko at nararapat lang po para sa Sacrament of Mercy. Ayun. Okay, salamat. Ako po pala si Blenda noon. Nakatira ako sa Letre Tutsuyak. Ang trabaho ko po isang office secretary sa isang marketing company. At magpapakasal po kasi kami dahil interest na kami at ito na rin po yung hinihintay namin pagkakataon. Ako po si Ruel Cruz. Ako po yung working as maintenance sa Paranaque po. Nakatira po ako sa Concepcion Malabon. Gaya po na sinabi niya kaya kami magpapakasal eh. Matagalan po kami, saka siya pa yun. Oo naman. Okay, maraming salamat. Good afternoon po. Ako po si Janine Espiritu. Nakatira po ako sa Tugatog, Malabon. At nakatrabaho po ako bilang marketing officer sa isang private company. Ako po si Jerry Gorchador, taga pa ako Manila. Nagkatrabaho ako bilang purchasing and inventory sa Mandaluyo. Kaya po kami magpapakasal kasi nagtatamang edad na kami, nagmamahal na kami. At siya yung nakikita ko sa future na maging hina ng mga anak ko. ako si Diana Rufus Averia, taga Tinejeros, Malabon. Ang trabaho ko po ay siyang bank financial assistant.
si Ricky Torres. Ang trabaho ko po ay isang YWC carrier. And then, kaya ko siya pakakasalan since high school, magkaklase na kami. And then, sayang naman po, makawala pa. Hi, good afternoon po. Ako po si Angeline. Nakatira po sa Pinayros, Marabon. Encoder po ako, freelancer po. Kaya po kami magpapakasal kasi bukod po sa nasa right age na po kami, nagmamahalan din po. Ako po si Lance Kevin Baloran. 29 years old. Nagtatrabaho ko sa Makati. QA engineer po. Kaya ako magpapakasal kasi bukod sa dream ko talaga na magkaroon ng pamilya, eh gusto ko itama bago ako may pumasok sa marriage o bago kami magka-baby. Siyempre mas gusto namin, prefer namin na legal kami, na kasal kami. Hindi yung dadating to the point na mag-aaway pa yung both side ng relatives kasi bakit nagkaanak na wala man lang usapan naman na nagpakasal muna, gano'n. Kumbaga gusto namin dumaan sa tamang proseso ba, para naman hindi isipin ng mga ibang nakakatanda na yan, lahat ng kabataan is lagi nagsushortcut. Alam mo, salit ng shortcut. Okay, thank you. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ako si Pastora Loy Fulgencio. Welcome. Ito ang Pre-Marriage Counseling Seminar. Sila makakapagpapit dahil nakakwarantin po. No? Meron po akong hawak dito yung dalawang attendance. Be sure lang po na itong dalawa na ito ay pareho yung napilapan. Kasi kung isa lang po yung susulatan nyo, wala po akong i-release na certification. Naintindihan po ako. Okay. Madali lang naman po yung tanong. Kayang-kayang sagitan. Pangalan lang po. Sige. Sige, ipahipotin ko po dito. Sa date po, saka sa control number, wala kayong pasusulat. Akin po yan, ha? Sige. Pakialis na lang po yung pagsusulat para pag-inopya ko niya ako magkakali. Thank you. Rose Fernandez, taga-Concepcion, Malabon. I'm a registered nurse, a operating room nurse. Papakasal kami because it's been 13 years, so we waited this far para maging mag-official. Okay. Ako po si Mark Archie Gabayno. Lakas mo. Lakas mo. Ako po si Mark Archie Gabayno, taga Mandaluyong po. Work from home na online. And then, magpapakasal po kami dahil kailangan na po ng justification ng aming pagsasama po. Para makinigal na. Na-expect mo ba na magiging sensitive siya dun sa mga sasabihin niya at saka yung mag-iingat dahil syempre, ano? Opo. Kasi medyo may katagalan na rin po. Alam na namin sa isa't isa yung mga dapat sa aming iwasan na salita na alam namin ang mga kasama sa bawat isa. Pero tawa lang sa kailan, di ba? Kahit ang saktan ka, no? Napaka-sensitive, ano? Meron ganyan, ano? O, kayo naman dalawa dyan. So, yung tone ng boses, kasi minsan yung tono ng boses, no? At saka, ano pa, yung mga binibitiwang mga salita, di ba? Meron ganon. At saka yung body language. Na, hindi nga siya, kumbaga, okay nga yung sinasabi niya, pero dabog naman ang dabog, ano? Balabag naman ang balabag ng pinto, ano? Mga ganon. So, alin doon nga pala doon sa mga nabanggit na yun? Gusto mo ba yung pag kinakausap ka, nakatingin sa'yo? Diba ngayon, uso yung cellphone, ano? Kausap mo, pero daldal na daldal doon sa cellphone, text on text, ano. So, ano yung gusto mo? Yung ganon, undivided yung attention. Sa akin po, depende sa situation. Depende rin sa tanong na hindi naman ganon ka importante o wala kahit may ginagawa. Ang kailangan lang talaga yung pangunawa sa isa't isa. Ayun. So, yun.
Next na tayo. Sa loob ng 24 na taon, kayong dalawa, no? Siyempre, talagang kilalang-kilala niyo na ang isa't isa dyan, ano? Anong masasabi mo tungkol sa kanyang weaknesses, yung kahinaan at yung kalakasan? Doon po tayo sa negatibo muna sa kahinaan. Kahinaan? Ako. Pagdating sa pamilya ko, ang kahinaan po niya ay yung mga anak ko. Oh. Bakit? Pagdating sa mga anak ko, anong baga, wala lang siyang masabi. Baga, nire-respeto niya yung mga anak sa pagpapalaan. Ah. Baga, so, kung ano yung desisyon ng mga bata, yun na yun. Kasi mapagmahal lamang kasi siya. Kaya kung anong desisyon ng mga bata na ayaw naman sa kama, sinusunod niya. Nako, spoiler. Opo. Spoiler yung mga anak sa kanya, yung mga anak na kanya. Yun naman po ang positive po ay sa medyo malapit po talaga responsable. Napaka-responsable. Napaka-responsable. Provider. Provider. Opo. Kahit po, hirap na, kaya niyo, halalaman sa pamilya. So, salamat. Ikaw naman, yung kanyang weaknesses muna, tapos yung kalakasan naman. Moving kasi from Bisaya, partner ko, ang isis ko po yung from Bisaya. Talaga po mag-ingay po ang isis ko. Kaya, hindi na pasensyoso talaga. Madali lang po ako mairitante. Irritante po ako ang tao. Oh. Mahalin na po yung tolerance ko pagdating sa mag-ingay. Kasi, ay hindi po ito while na tahimik sa lugar. Nakapagdali kami. So, loader ako. Gusto ko lang sa kanya sa positibong napag-adjust na ako sa pagiging maingay niya. Naisip ko yung pahalagahan na hindi ako tumanggulang ng dalawang anak ko. Masunurin siya sa mga gusto kong bagay gaya na sa pagiging hands-on sa dalawang anak ko. Yun ang hinangako sa kanya. Kaya mula mo, successfully po na pitataguyin namin yung anak namin na maayos na kapaglaki. No? Kaya graduate na po yung anak namin. Kasunod yung gusto kong mangyari. Bilang responsable ng mga magulang. Oo. Sabihin. Hoy, mga kabataan kayo, pakinggan niyo yung sinasabi nila. Maganda yun. Po, marami na kami pinagdaan na sobra. Kami, pamilya namin. Pero still, survive kami. Strong. Oo. Kasi po para sa mga strong. Hindi para sa aming dalawa. Kasi naniniwala kami. Palit-palit lang po ang buhay. Yung cycle ng buhay po, sila naman ang papatuloy. Kung ano yung growth of mentality ng magulang, yun ang mamanayin naman. Hindi yung environment. So yun po ang ano, base experience po namin po sa long history. Naiayos po namin yung buhay namin. Bilang apat na po, dalawa po yung anak natin. Kaya po, maging, napaka, sabi mo nga sa mga anak ko, siguro po may dapat maiwan sa, sa mundo, siguro yung mama niya, higit pa sa salamatan niya. No? Kasi maliban sa galing tayo sa kanya, talagang malaking partisipasyon yung nanay sa buhay ng isang pamilya. Lalo sa mga bata. Oo. Oh. Kami, good provider. Okay. Even po yun kasi kahit kami ang haligid. Kaya ako talaga paninindigan ko yun. Kahit anong inkwentro ng buhay, gusto ko ako provider. Financially, tsaka sa strong side ng pagiging lalaki, matibay ako sa gano'n. Oo. Talagang guided ako ni Lord na kahit anong pagsubok, tinatawaran ko lang yun. O, kasi lahat eh, binibigay niya on a purpose. May paraan. Still, sabi ko siguro talaga kung may kuwede, baka kami na yun. So, may share po sa mga kabataan na mapasok. Sabi ko nga, kahit hindi kami magpakasal, actually, inisip ko na yun eh. Kasi sa tagad na po eh. Pero magpakasal kayo. Opo, kaya po dumating na sa punto, sabi ko, anak, siguro ikaw na mag-decision para po talaga. Kaya yung eldest namin, siya na sabi pa, wala ka na kailangan matunayan. Okay. Ito na ang tayo. Okay. Maraming salamat po. Salamat. Maganda yung ating nadinig sa kanila. Yung babae, yung kanyang strength ay pagiging submissive sa asawa. Isa pala yun sa napakagandang element para maging strong ang inyong marital relationship. To think na hindi sila kasal, pero ganun sila pa-strong. Una, yung submission ng babae doon sa kanyang husband. Oo.
Tsaka yun namang husband, napaka good provider. So yung palang dalawang yon ano, ay malaki ang naitutulong para maging stronger ang marital relationship. So doon tayo sa inyo, sa dulo. Kung meron kayong conflict as husband and wife, so solve niyo ang mga problemang yan sa una, pag-uusap, pagsulat, ignore na lang ang issue, magtahimik na lang kasi mahirap pagka yung nagsalita ka na nagsalita. O di kaya naman ay merong magka-counsel sa inyo, merong mamamagitan sa inyo, alin doon ang inyong sistema kapag kayo ay nagkakaroon ng conflict. Kasi kami po, ang effective food sa amin para maayos yung problema namin. Siyempre sa una, magkakainta ng ulo. So, hindi po kami mag-uusap hanggat hindi malamig yung ulo ng isa't isa. So, magpatahimik muna kami. Tapos kapag kaya nang makipag-usap ng maayos, pag-usapan na po namin ang yung problema. Hindi po kami lagi, hindi po kami basta-basta nag-usap kahit mainit pa yung ulo ng parehas kasi lalong umahawa. Nagpapalamig muna. Nagpapalamig. Pero ang sistema ninyo talagang usap. Usap, oo. Depende po sa pinagkawalan or yung level ng emotions po namin. Pag ano lang, pag mababaw lang po, una, usap agad, pag-usapan na agad para maayos na siya. Pero kung medyo mataas yung emotions, yung, di ba, yung pride na doon na, may silent treatment. kasi ako po talaga, ano talaga eh, magalit ka naman po, hindi mo naman, alam mo yung sinasabi mo, di ba, medyo pag nagagalit ka ba, ano ang sinasabi mo? Yes, lalo na siya pag meron po tayong period, time of the month. Nagmumura ka ba? Hindi naman po. Wala naman po sabing ganun. Oo. More or na nalang po. Siguro nakakasakit din sa ego niya na lalaki siya eh. Oo. So yun po, pag mga ganung bagay, siguro dati po, kasi 10 years na po kami, so alam ko na rin yung galit niya. So before, ganun talagang masalita din po ako na may pag-away talaga ako. Pero ngayon, natutunan na rin po ako nga, tumahimik na lang muna. Hanggang ano, ma-continue niyo muna. Okay. So, salamat. Thank you. O, next tayo yung susunod. Papayagan mo ba ang iyong husband na magbigay ng financial support sa iyong biyanan? Papayagan mo? Kasi po, wala naman kasi siyang parents. Ah, walang parents? Ang swerte mo naman. Wala kang biyanan. Kaya lang, mahirap din niya kasi wala kang pag gusto mo mag-work, meron kang mga anak na maliliit, wala mag-aasikaso sa anak mo. Hirap. Yung mama mo. Ah, yung mama mo. Oo nga naman pala, ikaw ang may biyanan. Pero siya wala. papayagan mo ba itong misis mo na magbigay ng pera sa kanyang nanay? Wala naman problema. Kasi yun na, bago niya naman ako nakalala, bago wala naman eh. Kaya ipakit yun. Wala sa walang problema. Pala naman, okay na okay. Ano. Eh kung siya naman, may kapatid ka ba? O kung may lumapit na kapatid, okay lang ba siya nabigyan ng pera? Wala din naman pong problema. Since pares naman po kami may trabaho. Kala ko, wala ko naman problema kasi wala ko naman pera. Parang ganun eh. No? Okay lang naman po yun. Oo, madaling pag-usapan ng pera. Eh, no? Diba? Salamat.
halimbawa, kung pumapayag ka naman na magbigay ng pera, eh kung tumanggap naman kayo dyan, tatanggap ba kayo? Kasi, di ba sila yung magbigay? Okay sa kanila magbigay. Eh kayo, halimbawa, kung tatanggap naman, payag ba kayo na tumanggap ng financial support o support sa iyong parents o kaya sa mga kapatid? Depende rin sa situation. Kung tatanggap nito, kung may trabaho naman po ba, hindi po kaya tanggap nito. Kung may trabaho naman po, may pareho. Sometimes, hindi naiiwasan yun na may mga pagkakataong nagigipit, di ba? Merong ganon, ano? Sa inyo ba, okay lang yun na lalapit sa parents o lalapit sa mga kamag-anak, ganyan? Siguro po, yun nga, kung sitwasyon talaga mo kailangan po namin ng pera, yun na po yung last resort namin na sila po muna yung lalapitan. Pero kami, as much as possible po talaga, gusto namin, kami muna yung gagawa ng paraan na solution sa kalimang pagkakitan. Kasi, syempre, bihira naman po yung talagang umaasa sa magulang, lalo na po may asawa na mag-asawa na po. Oo. So, ayun. So, ano naman ang reason mo kung bakit parang iwas ka na sa parents, lalapit o sa mga kapatid? Sa bagay, mahirap din kasi kaminsan eh. Baka lalo na kung palamura yung nanay mo, no? Bigla lapit kayo, namura ka naman, ano? Tapos galit na galit, bago ka bigyan ng pera, no? Nagalit muna. Diba merong ganon, ano? Oy, kaysa sumama pa loob mo, ang ginagawa ng iba, financing na lang, ano, 5-6, ganyan. Pero hindi nalalapit sa parents, lalo na kung ganun nga talaga na masyadong vocal yung parents mo sa pagsasabi ng, ano, no, hindi lang mapahindian ka, pero katakot-takot bago ka bigyan, ano, may maura, may ano pa, nabigyan ka nga. So, next, kayo naman dyan, ano. Ano ba yung ating tanong? Okay lang ba sa'yo na itong kapartner mo, binubulat-lat yung mga personal stuff mo? Cellphone, pitaka mo, bubulat-latin. Okay lang sa'yo yan? Para sa akin, okay lang. Kasi, kumbaga, part yun ng samahan natin eh. Kapag ka nag-asawa tayo, couple na tayo, magawala tayong sikreto. Ganun yung pagsasama na ano. Kumbaga, pag mukukuloy tayo, magiging isa tayo. Yung kung hindi mo, kumbaga, may nilisip siya, para ano pa nagsama tayo. Kumbaga, bibigyan lang natin ng privacy. Halimbawa, yung isang messenger. Kumbaga, pag-uusapan natin, na privacy ko to. Ganun. Pero yung hindi naman yung tipo ano na may tinatago siya. Kasi lalo na kung bilang isang babae, maraming naman yung babae. Basta sa akin, open ka. Walang password na yun. Open kung buksan, pero may limit. Ganun. Oh. Yung alam naman, syempre, asawa ko, kailangan. Pwede yung bulat-lat din, ano, yung pitaka, ano. Papakamot siya eh. Pitaka nga naman, yung binubulat-lat, ano. Oh, ikaw naman, anong masasabi mo? Sa akin naman po, okay naman po yun, kasi wala naman po ang pinatago sa kanya, ano man. As long na ano po, hindi pinibulat-lat sa kanya. Eh, paano ko yung pitaka eh? Bawasan yung pera mo. Ay, lang, kasi mga po, nagtabuli po ako, nasa kanya po yung ATM. Ah, nahawak na niya yung ATM. Hindi, iba yung ATM, iba yung pitaka eh. Hindi, doon ko lang.
Lahat okay lang. Uy. Lahat daw okay lang. Ano? Eh, paano ko kapitan? Ano? Okay din. So, next ulit. Kayo naman dyan sa dulo. Expectation ito sa responsible parent to. Pagkatapos ninyong makasal, kayo ba'y mamumuhay na kasama ang iyong mga magulang o bubukod kayo? Kasi po sa case ko po, kasi sa case ko po kasi, father ko na lang. Father nga lang po kasi kasama niya sa bahay. Kung una namin ang plano namin, gusto namin bumukod. Oo. Kaso nakikiusap din yung mga kapatid ng father niya na doon na lang kami kasi yung dati niya rin, matanda na rin. Ako niretired na yun, kaso nakikiusap lang yung company na pinapasukan na kumapasok na rin, ginawa siya consultant. Sa manufacturer kasi siya yung engineer din yung dati niya. Sabi ko sa kanya, since tatake naman ang bahay ninyo, tatake lang naman. Actually, dalawa lang kasi sila sa bahay. Marami pa aso. Mas marami ang aso. Kaya sabi ko, willing naman ako doon dahil ang pakikisimahan ko lang naman yung dati niya. Oo, mahirap inisin yun. Oo, laki ng bahay. Yung bunso, once a week lang buwi. Sunday lang, tapos kinagpapasan, pasok na ulit. Kaya sabi, ikapang kapatid niya kasi kaklase ko. Oo. Kaya kilala ko yung kapatid niya ka-close ko. Close, talagang sobrang close ko nung during college days. Kaya sabi ko, willing naman ako na get doon ako for the sake naman ng peace of mind ng mga kapatid. Tsaka yung dati kasi kuminsan pag nadami ng anxiety, hindi na matulog naman. Hindi talaga na kailangan niya talaga ng kasama. Talagang pag tumatanda na yung mga parents, eh, kailangan din na merong mga anak na natitingin makakasama o may titingin. So, okay, yun po yung nangyari sa sitwasyon ko lang. Okay. Sabi ko naman sa kanya, okay na rin yung makatipid tayo. Malaking mamemenos niya din doon dahil kasi hindi na kayo uupa ng bahay, ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa iniusap yung makatipid. Yun ang mangyayari talaga sa'yo, siyempre. Pakikita. Kaya lang, manda kayo kasi pagka matanda na kasi talaga kung minsan, lalo na pagka bedridden na, aalagaan mo na talaga yun. Yun yung purpose kung bakit gusto ng mga kapatid mo na doon kayo. Dahil kasi mahirap talaga pagka matanda na at walang mag-aasikas sa mga magulang. Kasi dati niyong malakas. Yun nga lang, iniisip lang talaga nila. If ever what happens, hindi naman natin alam yung aksidente. Isa pa yun. Hindi mo lang kasama sa bahay. Hindi pwede na wala kasama sa bahay. Panghirap yun. Hindi mo lang makaka-notice kung may na-distraction na ba sa loob ng bahay niya. Oo. Tama. Sige, maraming salamat sa inyo.